Hello guys! Pag-uusapan natin ang Opaline Breeding Chart Sex Link. Kaya tutukan nyo lang ang video namin hanggang dulo para maintindihan nyo ang buong storya ng Opaline. Hindi na dapat pinapatagal to. Tara na! Let's go! Simulan natin siyempre sa walang sablay at walang sablay din sa presyo. Kung meron kang Opaline na hen at Opaline na cock, lahat ng magiging baby nila 100% na Opaline, mapalalaki man yan o babae. So, check mo pa rin kung ano ang gender nun kasi lahat Opaline eh. Wala kang idea na, uy babae to. Walang ganun kasi lahat ay Opaline. Okay, so sunod naman tayo sa kaya ng budget natin. Ayun ang Opaline na hen, tapos non-Opaline na cock. Lahat ng baby nila ay magiging non-Opaline sa mga babae. Sure yun. At ang mga lalaki naman ay split Opaline. Sure din yun. Hindi mo pa rin mababase sa itsura nila yung gender nila. I-gender mo pa rin sila para masabi mong non-Opaline ba siya or split Opaline ba siya. Okay, guess ba doon? Kung hindi, magigets nyo yan kapag inulit-ulit nyo. Okay, so next. Ito ay medyo kakayanin ng budget natin. Opaline na hen, tapos pinaris mo sa split Opaline na cock. Ang magiging anak nila, ang mga babae na baby nila ay 50-50. 50% na Opaline at 50% na non-Opaline. Gets ba? O isa pa? Okay, isa pa. 50% na pwede ka magkaroon ng hen na Opaline at 50% na pwede ka magkaroon ng hen na non-Opaline. Gets na? So, magigets nyo yan kapag inulit-ulit nyo. Then, pagdating naman sa mga lalaki na inakay nila, 50-50 din. 50% na Opaline at 50% na split Opaline. Ayon ang chance sa mga lalaki na inakay. So wala pa rin. Kailangan mo pa rin na magbase sa gender nila kung Opaline ba, kung non-Opaline ba, or split Opaline ba. Kasi 50% chance na Opaline na hen, tapos 50% chance na Opaline na cock. Diba? So magbabase ka pa rin sa gender. So kakapain mo pa rin. Titignan mo yung behavior nila kung cock ba sila or hen. Okay? Next. Ito, kaya ng budget natin to. Non-Opaline na hen, tapos split Opaline na cock. Ay, sorry. Sisipan ako. So, ulit. Next ay yung non-Opaline na hen, tapos pinaris mo sa split Opaline na cock. Magiging anak nila, kapag sa hen, kalahati lang na Opaline. Pagdating sa cock, kalahati lang ay split Opaline. Baka malito kayo ah. Malito kayo dito sa may non-Opaline na hen, tapos pares ng split Opaline na dad. At sa Opaline hen, tapos pares niya ay split Opaline na cock. Baka malito kayo dun sa dalawa. Okay? Malaki ang pinagkaiba nun. Next. Ang next natin ay non-Opaline na hen, pares niya ay Opaline na cock. Sure ball, lahat ng hen ay 100% Opaline. Walang sablay.
at sureball din sa lahat ng kak. Lahat ng kak ay 100% split o palin. Okay. Okay? So paano ba natin malalaman ang sex link? Base sa aming research, malalaman mo lang ang gender sa sex link kapag meron kang pares na non-opaline hen at opaline na cock. Bakit? Lahat ng inakay na hen ay opaline at lahat ng inakay na cock ay split opaline. Malalaman mo agad itsura pa lang sa kapag opaline hen. Wait. Malalaman mo agad sa itsura pa lang kapag opaline hen. Dahil para sa amin, ang ibig sabihin ng split ay may bloodline na gantong mutation. Pero hindi visual, hindi nakikita, o hindi napapansin. Kaya para sa amin, ayun ang ibig sabihin ng split. Para sa amin lang to, ha? Kung mali kami, i-comment nyo lang para maipaliwanag natin sa susunod na video tungkol sa opaline breeding chart. So ito lang ay base sa aming pagkakaintindi sa breeding chart. At pag-usapan naman natin yung kung ano yung magandang bilhin na pares. So magsimula tayo sa kung may budget ka, kumuha ka na kagad ng opalinahin at cock. Dahil sureball, wala ka nang poproblemahin. Lahat ng inakay nila ay opalin, 100%. Kung may budget ka naman, kung medyo may budget ka, doon ka sa opaline hen at pares niya yung split opaline na cock. Dahil may chance kang magkaroon ng opaline na cock. At maganda yun kasi mahal yun eh. So, kung doon naman tayo sa abot kaya natin, go for non-opaline mom or non-opaline hen at opaline cock. Para sure ball, meron kang opaline na hen. 100% opaline na hen. At puro split opaline na cock. Okay? Gets ba doon? Isa pa. Kung meron kang non-opaline hen at opaline cock, sureball meron kang opaline na hen, 100%. At yung mga cock mo ay puro split opaline. Okay? Tapos, may tips lang ako sa inyo. May tips ako sa inyo. Ito. Tandaan nyo to. Walang split opaline na hen. Ang meron lang, opaline hen at non-opaline hen. Saka magtaka kayo na ano-ano ba yung mga non-opaline na hen. Ang non-opaline na hen, kahit anong hen, basta walang dugong opaline. Ayun ang non-opaline. Tapos, tandaan nyo din, walang murang opaline na cock. Dahil malakas ang dugo ng opaline na cock eh. Kaya ang mamahal ng mga opaline na cock. At wala na ako masabi. At hanggang dito na lang muna. At hanggang dito na lang muna tayo tungkol sa opaline breeding chart. Sex link. Kung may kamalian kaming nabanggit, pasensya na. Bumase lamang kami sa research at sa aming pagkakaintindi nito. At wag mahiyang i-comment kung ano ang aming kamalian at itama nyo kami para sa susunod na video tungkol dito sa opaline breeding chart ay maayos na namin ma-explain, okay? So ito na ang dulo ng ating video. Kung may natutunan ang lahat, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aming channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para updated kayo palagi sa aming future uploads. At bukas na ang
collaboration namin ng Munting Ibunan. Abangan nyo, excited na kami doon. Yes! Salamat sa mga sumusuporta. The best talaga kayo. Mag-ingat po ang lahat at happy breeding!